si ma'am na naman ako dahil marami na naman akong lulutuin. Dahil magbabaon ng anak ko for 1 week dun sa dorm na tinutuluyan niya. Hindi sila pwedeng magluto. Kaya mga dinadala niya, mga luto na. Kaya ngayon, unahin kong lutuin ay ang sinigang. Nahiwa ko na yung baboy at yung ano. Nahiwa ko na yung baboy at ito yung mga gulay. Ang kangkong, palong, sitaw, okra, at labanos. Mamaya ko nahihiwain yan. Magpapalambot ka naman ako ng baboy. Magigisa pa ako ng baboy. Ganda ako magsigang. Inigisa ko muna yung baboy para lumasa yung alat sa baboy. Kasi yung iba ginagawa sama-sama na. Ako, hiniyaan ko muna. Sinasabay na rin ang paglalabanan naman ng
mom. Ayan, naglalaban na naman ako. At magwawalis. Ang dami na namang dak na nagkalat. Kaya walisin ko na. Buhay araw-araw, maglaba, magluto, yan, magulis, maglinis ng bahay. Check muna natin yung ating niluluto. At baka natutuyuan ng sabaw. Yan, kakunti na sabaw. Tingnan natin kung matigas pa or malambot na. Medyo matigas pa, kaya ang gagawin ko, dadagdagan ko pa siya ng tubig. Papalambutin pa. Sa akin ay ang pagsasampay. Ang dami sampay. Habang pinapalambot yung iniluto ko.
kasya na yun. Iyaan na yung ibang gulay, ilalagay. Pag medyo malambot na ang laban, ilalagay na rin yung ibang gulay. Yan, habang iniintay kong maluto yung sinigang, ihahanda ko naman yung aking pang pinag-aungan. Ito. Kaya dalawang set yan, yung isa pang gulay, ito pang pinag-aungan. Ng bagong. Iyahanda ko lang para pagkatapos nun, ito naman ang susunod ko. Binagoong ang baboy. Hi guys. Ayan, lagay na natin yung sabihin natin ang sitaw. Nakalimutan ko na tapo. Sitaw. Pakulaan din ng konti. Hindi ako sabay-sabay maglagay ng gulay. Kulang ko muna na isang kulang bago susunod yung iba. Tapos sunod guys, okra tsaka talong. Kinukulit ako ng anak ko, ng bunso ko. Magaling kasing magluto yun. Mahilig siyang magluto. Okay, ito. Natin ang talong at okra. May unahin may okra? Sabay na yan. Kinukulit na naman ako ng bunso ko. Tinuturuan ako. Pag medyo malambot na yung talong tsaka okra, lagay ko na yung kapon. Open it! Yan, lagay ko na yung kapon. Sili! Ibang madigas na. Okay na. Kababa niya. Sabay ko na rin yung sili. Hindi mo binutasan yung sili. Ha? Binubutasan ko yun eh. Kaya may konting anghang. Kaya pag maanghang ang sinigang. Sarap ko eh. Ano mas obda? Diba ang kulit ng anak ko? Ng akin bunso. Yan, papakuluin lang yung isang kulo.
napakulin lang siya ng matinding kulo. At okay na ang aking sinigang. Sunod ko naman yung ano. Susunod ko naman ang bilkaungang mantika. Magigisa ako ng bawang at sibuyas. Siyempre, inuuna ko pa rin ang bawang. Laging una ang bawang sa pagigisa. Inuuna ko lagi ang bawang sa pagigisa. Multitasking na naman ako. Ganyan ang busy mom. Sunod ang sibuyas. Ito guys, pang gulay ko to. Ginit siyang ano, bagu beans na may sapanghan. Pagkatapos niyan, lagay ko na tong baboy. Yung iba nito, pang-stock namin. Kare. Para pagka ano, papainit na lang. Lagay ng alamang or bagoong. Para kumagat din ang lasa ng bagoong sa baboy. Iyan na yung pampuan niya. Siyempre, maalat. Gawa ng pagkain. Lagyan ng tubig para hindi manikit. Magpahaluin. Yan, ganyan lang kasimple ang magluto ng binagoong baboy. Papalambutin lang sa bagoong ang baboy. Bago takpan. Ito rin ang gagamitin kong pantakip. Ito rin ang gagamitin kong pantakip kasi wala naman takip tong kawaling to. Bago itong sinigang, ipapasok ko na sa loob. Yan. Habang iniintay kong lumabit yung baboy ng binagawang baboy, alin ko naman itong bagu beans. Ginisang bagu beans. Prepare ko naman ito. Ito ay susunod ko iluluto. Medyo matigas pa guys. Kailangan pang dagdagan ng water. Medyo matigas pa siya kaya kailangan dagdagan pa ng tubig para palambutin. Konti na lang siguro. Medyo malambot na naman siya. Konting-konti na lang. Tatuyuan ko na lang ito din. Okay na siya.
na siya, luto na siya, malambot na. Sunod ko naman yung ulam. Sunod ko naman yung ulam pagkatapos nito. Pinagpipilit ko lang yung ano, bubulol ako. Iniano ko lang yung mga ingredients. Ano naman? Yung gulay, bagyo beans. Wala, ganun din. Gigisa lang din. Yung sinasabi ko guys, pag marunong kayong magkisa, bawang sibuyas, madali na magluto. Yung ginamit ko chicken, medyo ipiprito ng konti yung chicken. Ayoko sa pagkaan mo. Pag nananamsik, masakit sa nakakapalsik. Rito ko lang ng konti yung chicken. May lasa naman yung ano. Yung ginisang gulay. Yung konti naman. Konti lang naman yung iluluto kung bagyo ko. Babaunin lang ng anak ko. Rito lang ang para maluto yung chicken. Ito ng konti. Yung palambutin ng konti. Itong bawang iyo. Dapat itong sibuyas. Lagyan ng konting patis. Dahil ano lang siya, konti naman yung gulay, konting patis lang din. Baka medyo, baka malat. Tatakpan ili para medyo umagat yung alat sa chicken. Tapos ilagay na ang gulay. Kung ano na yung kulay, medyo luto na, lalagyan natin ng sotahan.
Lagyan ng konting tubig para may sabaw. Lagyan na natin. Papakuloyin lang ng konti. Pero pag nakulo na, pwede na ilagay sa tanghon. Sa yung chanel na pinagod, mataas. Mataas eh. Ayan ang aking ginisang baby beans. Kuluan ng konti para hindi mo pamis. Yan, okay na siya guys. Luto na. Ganyan. Pabilis magluto naman ng ano. Ginisang gulay. Ayan. Pagkatapos magluto, kailangan hugasan yung mga pinaggamitang kasangkapan. Kailangan natin hugasan itong mga pinaggamitan. Hanggang dito na lang guys. Bye!